10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gumugulong na ang imbestigasyon ng Senado tungkol sa 6.6 billion housing loan scam ng Globe Asiatic Realty Holdings Corporation. 6.6 billion pesos. Ganito raw kalaki ang nawawalang pera ng gobyerno dahil sa isang scam na kagagawan ng Globe Asiatic Realty Holdings. Hindi po ito totoo. Walang 6.6 billion pesos na nawawala at lalong walang scam na naganap. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Nagsimula ang lahat ng mangarap si Mr. Delphin Lee, presidente ng Globe Asiatic. Bakit hindi magtayo ng mga subdivision na kakayanin ng ordinaryong mamamayan, pero hitik sa mga amenidad at pasilidad na makikita lamang sa mga mararangyang subdivision? Saan ka makakakita ng isang low-cost housing unit na may mga sumusunod? Naniniwala ako that the environment makes the person. So ako, kung pwede kong gawin yung township, pwedeng gawin yan sa mga pangmayaman, why not do it to the lower income group? Dito nag-umpisa yung aking vision. Upang matupad ang mga pangarap ng mga ordinaryong mamamayan na mapabilang sa isang ganito kagandang komunidad, nagpundar ng kanyang sariling pera na halos 3 bilyong piso si Mr. Delphin Lee upang maitayo ang Severa Homes Bacolor at Severa Homes Mabalacat. When we put up a project, sarili namin pondo ang pinupuhunan namin. Hindi kami umuutang sa pag-ibig for development. Tumataya ako. I would invest easily 1 billion in the project. Ang project value would be easily 5 to 6 billion. I would be willing to put up 1 billion of my own funds. Kasi naniniwala ako kayang-kaya ko ibenta. Upang makasiguro ang developer na mayroong nakalaang pondo na maibabayad ang pag-ibig kung sakaling kumuha ang mga miyembro nito, lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Globe Asiatic at Pag-ibig Fund. Hindi po ito tulong, kickback o pondong agarang iniabot sa Globe Asiatic, bagkus ay isang paniguro lamang na sila ay may pambayad. Ang alegasyon, may special treatment umano ang Globe Asiatic mula sa pag-ibig. Ang kasagutan, Globe Asiatic lamang ang sumugal na magtayo ng isang buong komunidad o township project upang makakuha ng bahay maging ang mga tinatawag na Other Working Groups o OWG. Tulad ng mga OFW, tindera sa palengke, tricycle driver, at maging ang mga doktor at abogado na walang mga formal na employer. Special project po ito at hindi special treatment. Dito, you must be willing to invest. You must be daring enough. And you must think of your buyer. Ano ba kailangan nila? I think it's a landmark activity. It's an establishment, or at least it's a development that I have yet to witness in the Philippines. I've been with the Pag-ibig Fund over the past 6 years, but I've never seen anything as extensive as this. I think it bespeaks of the commitment of the developer to carry out an undertaking in this particular area where, you know, a lot of people would not have come here. And a testament of their commitment is to build over more than 50 hectares of property. I mean, aside from the fact that they provide these buildings for the local government unit, even building a church, I only hope that, you know, other developers could emulate and copy the same things that Severa and Globe Asiatic is doing. Gusto ko matikman nila yung buhay Ayala Alabang. Hindi Ayala Gilates. Pang high-end, pero presyong pangasa. Upang makapagtayo ng eskwelahan. Simbahan. Munisipyo. Eco Park. At iba pang pasilidad. Kailangan ng developer ng malaking volume ng buyer upang mabawi ang kanyang gastusin sa township. Ang volume ng buyers na ito ang tanging inaasahan ng developer upang mabawi ang kanyang investment.
Simple lang ang naging sanhi ng problema. Ang tuwirang hindi pagsunod o ang unilateral cancellation ng Memorandum of Agreement, partikular ang Funding Commitment Agreements at Collecting Servicing Agreements, kung saan nakadepende ang funding ng developer mula sa Pag-ibig. Kinansela ng Pag-ibig ang MOA dahil umano sa paglilinlang ng Globe Asiatic sa pamamagitan ng paggamit ng fictitious buyers. Pero paano magkakaroon ng fictitious buyers kung ang Pag-ibig mismo ang kumikilatis at nag-aaproba ng mga loan? At bakit mag-iimbento ng buyer ang Globe Asiatic kung ang developer din ang magbabayad ng utang ng buyer sa Pag-ibig kung sakaling huminto ito sa pagbabayad, na ayon sa Collecting Servicing Agreements ng MOA? Sa katunayan, mula sa normal na 2 taon, pinahaba pa ng MOA ang panahon para garantiyahan ng developer ang utang na ito at ginawang 5 taon. Idinidiin din ng Pag-ibig ang Globe Asiatic dahil ibinebenta umano nito ng 2 beses ang mga titulo. Isa po itong kasinungalingan. Wala pong double sale na naganap, kundi ang simpleng pagpapalit ng delinquenting buyer ng isang replacement buyer na ayon din po sa MOA. Ano ngayon ang sinasabi nilang nawawalang 6.6 billion pesos? Ang halaga na ito ay pawang kathang isip lamang upang makakuha ng atensyon at palabasin na mayroong scam. Ayon sa Pag-ibig noong April 8 Senate hearing, lampas 5,000 daw ang delinquent buyers ng Globe Asiatic. Pero ayon sa records, 1,440 lamang ang may problema at ang 1,000 dito, Globe Asiatic pa ang nagsumbong o kusang nag-report sa Pag-ibig. Sa kabuuang bilang, 28 lamang ang formal na nagsampa ng reklamo. Kaya kung walang nawalang 6.6 billion pesos, walang sindikated estafa. Pero bakit nakakulong ngayon si Mr. Delphin Lee? Kung walang kasalanan ang Globe Asiatic, sino ang may tunay na kagagawan ng kaguluhan?